Hello, what's up? This is Goldman, back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about Infinix Note 8 after 1 month na gamit. So, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang mga ads, mga ibang mga features nga, hidden features na wala sa ibang smartphone, and yung verdict ko na din, finally, after a month na gamit. Kung worth it ba ito sa price niya? Or hindi, magsisisi kayo. Kung interesado ka, let's start. So, Infinix Note 8. Just in case na hindi pa kayo familiar sa kanyang specs, ito yung specs, tigay ko rito. Sayang yun na lang. Yan yung basically yan yung specs. As for the design, actually, this is one of my favorites na nahawakan ko. Well, what can I say? Ito ang mga preferred ko na smartphone. Para sa akin, premium yung feel. Plastic na lang yung back. So, di kayo fan ng plastic. Hindi ito para sa inyo, pero it's not bad. Glossy itong nakuha ko. Actually, lahat yata ng... variants, which is tatlo variants ito, lahat sila glossy. I got this one, the pearl one, and the other one is the silver gray. So, this one, kinagamit ng isang family member at yung silver gray, gamit ko. Na sobrang ganda, pinagamit ko pa yung isa para lang ma-enjoy din nila yung na-enjoy ko rito sa smartphone na to. As for the design, I think it's premium. Para sa akin, yung feel ko premium, mabigat. Mabigat siya. Actually, sa laki nito, imposible naman hindi ito maging mabigat. 5,200 mAh battery. Yun nga lang, ang ganda sana ng kulay, kaso sa nakikita nyo, fingerprint magnet. Ang daming smudges ng fingerprint ko, mga oils. Yan. And yun lang siguro ang downside. So, ang solution dyan is jelly case. May kasama naman sa jelly case pagka binili nyo. So, don't worry, may jelly case na kayo. Pero just in case na hindi nyo type yung jelly case, pwede kayong bumili. Marami na ngayon sa Lazada and Shopee ng ganito. Yung sa akin, pansin nyo, tinoktor ko lang yan. Nilagyan ko, inano ko ng cutter kasi ayokong umaharang yung flash. Yung pag nagpa-flash, nagba-bounce kasi. Nagkakaroon ng reflection sa lens. So, nung tinanggal ko to, okay na. Normal na ulit. So, ganyan ang itsura niya pagka see. Anyway, alam ko pangit pero lalaki naman ako. I don't really care kung hindi ganun kapulito yung gawa. Sa mga babae, I'm sure ayaw niya ng ganyan, pero what can I say? I'm a guy. Tapos, sa gilid niya is yung kanyang fingerprint and also power button. Long press, power button, fingerprint, and dyan din. And then the volume rocker, up and down. Sa baba, as you can see, ang kanyang speaker grill, ang USB Type-C na for charging and data. I must say na ang bilis ng data transfer pag ginamit mo to. Promise, umahataw siya ng hanggang 30 Mbps. From this phone to my computer. So, sulit. Ang gala. Maganda. Magaling. Hindi ko lang alam kung anong performance niya sa microSD since hindi ko na kailangan ng microSD sa 128GB na memory nito. And sa other side is yung headphone jack. Yes, very importante. Naglalaro ako ng Call of Duty Mobile and the headphone jack is a great addition. And then, finally, the microphone. Okay? Sadly, isa lang yung microphone niya dahil sa taas, wala. Wala siyang noise cancellation na microphone. And finally, sa left side is yung kanyang SIM slot. Okay? May dedicated nga pala siya na microSD slot. So, dalawang SIM plus microSD. Okay? So, yun. Yun yung design. As you can see, this is 720p screen. 720p lang. Pero, let me get this out of the way. Hindi issue sa akin ng 720p. If anything, para sa akin, good enough na yung linaw. Of course, hindi siya kasing linaw nitong 1440p na LG V20. But then again, 720p is clear enough and tipid na tipid sa battery. Mas matagal ako nakakapaglaro dahil sa 720p. Of course, sa mga maseselan dyan, hindi enough sa kanila 720p. Hindi ko alam kung gaano kalinaw ang mata nila. Siguro sobrang linaw talaga na nagpa-microscopic na talagang para sa kanila nakikita daw nila yung pixel. Nakikita niyo ba yung pixel? Tingko kikita, makikita mo lang naman ang pixel pagka sobrang lapit na sa camera eh, no? So, yun. I don't think it's an issue 720p resolution. If anything, it's good para sa battery and it's good enough para sa mga viewing like movies, ano pa ba? TV series. Sa screen naman, 60Hz refresh rate. So, kung gamer ka at talaga maselan ka, gaya na sabi ko, 60Hz medyo issue na yun sa inyo, I'm sure. Pero sa akin, okay lang din yan. Kasi, unang-una, I'm mostly on video movies and TV series and anime. So, I don't really think na may difference sa experience ng 720p at 1080p with 60Hz and 90Hz or 120Hz refresh rate. So, this one is good enough, okay? I'm not saying it's great, but it's good enough
for entertainment and gaming. Also, kung mahilig lang kayo sa movies, just in case na hindi nyo alam, ang mga movies ay 24 FPS. In translation sa Hertz, that's 24 Hertz. And this screen has 60 Hertz, so I think that's too much. Okay? Wala naman siguro kayong mahanap dyan ng mga movies na more than 30 FPS or 30 Hertz. Okay? Magkaiba nga pala ang 30 Hertz at 30 FPS ha. May video ako about yan. Pero in translation, nag-aano sila, nagsisynchronize lang sila as for viewing. Okay? Ngayon, punta tayo sa camera. As for the camera, ito. So, nakikita nyo naman, yan, meron siyang, teka, lagyan natin ng subject sa harap para, yan, Skyplex. Let's skip them. As you can see, mabilis actually, gusto ko sa kanya, mabilis yung auto-focus niya. See? Hoop, 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 hoop. See? Hindi naman sobrang instant yung auto-focus niya, pero I could say na, mabilis yung autofocus niya. So, very good sa autofocus. Hindi ko pa nga ginagamit yung 64 megapixel. Pati nga natin, 64 megapixel. Check natin ang 64 megapixel na autofocus. Hop! 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 Kung gusto nyo makita naman ang interface, ito ang interface ng... Saan yung Skyplex natin? Ito ang interface ng... Ito naman sa settings. As you can see, 12 megapixel, kaya natin 16 megapixel. Gusto ko lagi sinasagad eh. Kung maaari, kapag gagamitin nyo na itong camera, punta na, lagi nyo i-enable yung eye autofocus para lagi siyang naghahanap ng eyes, lalo kapag portrait mode, like pipicturean nyo yung mga sarili nyo or pipicturean nyo yung mga tao para hindi siya nag-blurred or out of focus lagi. So I would recommend na lagi nyo i-on itong eye autofocus para hinahanap nyo lagi yung mata ng mga tao. Location, bahala na kayo, pero in-on ko yan, so on and so forth. And yan. Okay? Sa video naman, as you can see, meron siyang 1080p, 720p, and 2K. Sorry. Yan. So, I'm mostly using 1080p. Good enough na yan. Pero kung gusto nyo talaga ng mataas na resolution, kasi siguro gagamitin nyo for what? Mas malaking screen, 2K will suffice. Pero 4K wala siya. Sorry. This is just a Helio G80, so wag na tayo masyadong maghanap. And of course, the price is just around $7,990. And I think na medyo up and down siya ngayon sa price dahil sa mga sales. Meron na ako nakita nakaraan na $6,490. Medyo bantay-bantayan nyo yung authorized Lazada and Shopee store ng Infinix. Medyo nagpa-fluctuate ang price niya. So, yan. Kung gusto nyo makita yung manual mode, late ko na siya natukasan. After a week ko pa siya natukasan. Meron pala siyang manual mode. Kapag in-swipe nyo ito, see, andun yung manual mode. That's pro mode. So, dito pwede nyo baguhin yung ISO, white balance, so on and so forth. Yan. Just in case na magaling kayo, marunong kayong gumamit ng pro version niya ng camera. So, yan. The rest, panorama, slow motion. Yeah, slow motion niya hanggang 240 FPS. Tapos, poke effect. Mahilig naman kayo magpa-blur ng mga background nyo. Yan. Just in case na gusto nyo makita yung full list, eto. Kasi pagka nag-swipe lang kayo, wala dito yung iba, yung wala dito yung panorama. Wala dito yung slow motion, see? So, pero kung gusto nyo makita, kasama pati yung pro mode, swipe nyo lang yung pataas, alright? As you can see, di ba? This is an Infinix phone. Yeah? Diba? May smudges, no? Kung di ko nabanggit, I'm also vlogging with my other Infinix phone, see? Huh? Hello? Yan, see? I'm vlogging with an Infinix phone, so. So, kung maganda para sa inyo ang quality ng vlog na to, I'm recording this on my Infinix Note 8 and I'm vlogging with my Infinix Note 8. This one is for a family member using to. So, yan. Kaya dalawa na binili ko kasi talaga gusto namin kasi dito manood na manood. So, bigger screen is best for us. Talagang very useful sa amin ang bigger screen. This, by the way, kung hindi ko nabanggit, the screen is 6.95 inch. That's almost 7 inch, 0.5 na lang, 7 inch na siya. So,
best for entertainment use. Ngayon, as for the quality, I would say na decent lang. Most of the time, decent. Not really high-end level na quality, pero sobrang decent and very usable, especially kung social media lang naman ang paggagamitan nyo. Actually, kung social media lang ang paggagamitan nyo, Infinix Note 8 is more than enough. It's more than enough kung social media lang gagamitin. Oh, alam niyo kung bakit? Kasi kahit naman gano'ng kaganda, kalino, kaganda, kataas ang quality ng smartphone nyo, pag in-upload nyo yan sa Facebook, kay Twitter, kay Instagram, binabago rin yun. Binababa yung quality. Pinapaliit yung quality ng picture. So, it's no point really na mag-set kayo na sobrang taas and then i-upload nyo lang din naman sa social media, especially Facebook lang. Just kung mariosep. So, yan. So that's why this phone is more than enough para sa mga social media, especially Facebook. Ang weakness naman ng camera nito, which ayoko, is medyo weak siya sa low light. Yung image stabilization niya medyo garalgal or medyo shaky pagdating sa madidilim na mga oras, like gabi or madilim na kwarto. So that part, I think nabanggit ko na dun sa isang review, and after a month, ganun pa rin, nagkaroon na ng 2 updates, wala masyadong improvement, same pa rin. So, weakness nito ang madidilim talaga na lugar. Although may super night mode siya, that's just for the pictures. Ngayon, for the pictures naman, siguro ito na yung mga samples, tingnan nyo na lang. Ang verdict ko sa camera is the camera does not disappoint. Sobrang bilis ng shutter speed niya sa pagkapindot nyo. And sa nakita nyo naman sa autofocus, sobrang bilis niya din. So basically, okay siya. Sa akin, great na siya, pero far from being high-end or perfect. Talagang sobrang far. Pero more than enough siya para sa expectation ko and para sa akin sa price na din. Okay siya. Good na good si Infinix Note 8 camera. Now, for the other features naman, kung hindi nyo pa alam sa mga user na ng Infinix Note 8, baka hindi nyo pa alam to, meron siyang feature na Thunderback. Thunderback is, ang gagawin nyo, punta lang kayo sa Settings, tapos punta kayo ng Smart Assistant, and then Thunderback. Yan. I-on nyo lang yan. Kailangan naka-on yan, okay? Anong gagawin ng Thunderback? Pagka may Thunderback na kayo, swipe nyo lang from the bottom, half bottom. So, start kayo sa gitna, pababa. See? Yan ang gagawin niya. So, papakita ko yun ng sample dyan sa video ko, ano pa yung mga pinaka-useful niya. Applicable to para sa lahat ng app, okay? As in case na hindi ko nilinaw yung part na yun. Lahat ng app, pwede nyo gamitin ng Thunderback. So, pwede kayo mag-multitasking. So, kung hindi nyo type yung tinatawag na hati ang screen, although very
useful din to kung hati yung screen, yung dual screen sa taas, yung sa taas YouTube, sa baba Facebook, okay din siya kasi matangkad, 7.95 inches. Pero kung gusto nyo na mas ma-adjust pa yung size ng pinapanood nyo plus yung pangalawang ginagawa nyo, the Thunderback is a much better choice or much better feature para sa akin kasi hindi siya nakikipag-agawan sa keyboard kung magta-type ka, so on and so forth. Okay, nandiyan lang siya, na-adjust siya ang size and nalilipat-lipat yung lugar. So yun. Pangalawa is yung game mode. Sa game mode naman is kaya niyang i-minimize or bubble lang yung mga notifications. So I think you should really use this sa game mode. Very useful ang gaming mode na built-in ni Infinix Note 8. So hindi ko na kailangan dito ang mga game booster, so on and so forth. Doon naman sa issue na binanggit ko last time doon sa full review na stable ang mobile data pero na paputol-putol yung wifi, meron akong natuklasan na fix. Kasi nung ginawa ko to sa Infinix Note 8 ko, nawala na, as in zero, hindi na naulit yung napuputol, nawawala ang internet ng Infinix Note 8 ko. Ang ginawa ko lang is punta ako sa router ko, then punta ako sa wireless LAN, sa wifi ko, sa wifi settings, and pinalitan ko yung channel ng, usually kasi by default, 1 to 10 lang ang channel. Okay, 1 to 10 lang ang mga channel. So, kapag marami kang kapitbahay na may mga wifi, nagkanya-kanya kayong agawan dyan ng channels. So, ang ginawa ko, nilipat ko siya sa channel 12 hanggang channel 30 pa nga minsan eh. Pero 12 lang, hindi ko na kinailangan pambaguin. 12 lang ang ginamit ko, never na na-connect. Ibig sabihin siguro, walang gumagamit na channel 12 dito sa mga kapitbahay. So, that's why hindi nagkakaroon ng interruption. Okay, so simula noon, nung ginawa ko yung channel 12 na yan, hindi na napuputol yung wifi ng Infinix Note 8 ko. Okay, pwede nyo gawin to, I think, hindi lang para sa Infinix Note 8 to. Pwede nyo rin gawin ito sa mga smartphones nyo, kahit ibang brand, kahit na Realme and Redmi, so on and so forth. Gawin nyo to, I think magiging effective din to sa inyo. So as for the audio, meron siyang speaker sa taas at meron siyang speaker sa baba. So this is stereo. So, para malaman natin ang quality, test tayo. MicroSD, ano ba ang tamang pagbili at pagpipili ka ng MicroSD? Ano yung mga dapat mong tingnan? Ano ang dapat mong isalang-alang? Okay, interesado ka? Let's start. So, yun, MicroSD. Start tayo sa SD. Ano yung ibig sabihin ng SD? Secure Digital, yun lang yun. Ngayon, merong tatlong standard na dimension ng SD. Ang standard na SD card. As for gaming, I think this is a perfect screen for gaming para sa akin, 720p, dahil hindi siya mabilis malobat. And also, yung kamay ko kasi kapag naglaro, okay, kung nakipapansin nyo, mas malaki yung estate para sa kamay ko, mas marami akong magagawa. Hindi masyadong numaharang yung kamay ko kapag naglalaro na. So, ma-imagine nyo rito, yung kamay ko is sobrang hindi masasakop yung gitna ng screen. So, best for gaming to. So, Call of Duty Mobile is perfect for me while playing on this smartphone, sa Infinix Note 8. Ngayon, mukhang puro good lang naman yung sinabi ko tanong. Pero ito naman yung bad. Siyempre, merong bad. Meron akong mga napansin na hindi ko gusto sa Infinix Note 8. Hindi kasi siya perfect phone. So, sa mga maselan, gaya na sabi ko kanina, kung maselan kayo, the screen 720p, not for you. The 60Hz, kung maselan ka talaga, not for you. Okay? And then, noise cancellation. Mahilig ako mag-vlog and I like na yung audio ko hanggat maaari is sa phone na lahat. Video and audio sa phone na lahat. And the problem is wala nga siyang noise cancellation. So, mahina na yung dating, tapos may mga konting yung hissing sound. So, not the best microphone experience para sa akin. Pero kung malapitan lang naman, like audio lang naman, lalapit mo lang din naman yung mic mo dun sa microphone na yan, sa maliit na butas na yan, okay siya, good. Yun nga lang, kapag inilayo mo na, distansya, and then malapit na yung mga, and then malapit din yung mga maiingay, like sasakyan, so on and so forth. So, na-re-record niya lahat yun, dahil wala nga noise cancellation. So, lahat recorded, lahat na nasa paligid sa background. That's just one of my gripes. And then, the other one is, hanggang medium settings lang siya pagdating sa mga Call of Duty Mobile yan. Sa Mobile Legends, I believe pwede na siya high frame rates. Hindi ko lang alam kung kaya hanggang ultra, pero I think hanggang high lang kaya. Hindi ako naglalaro na ng Mobile Legends, sorry. Ayoko ipakita sa inyo yung larong yun kasi hindi naman ako mahilig sa Mobile Legends. I'm more on shooting games. And actually, bihira pa rin ako makapaglaro kahit shooting games lang. Pero the point is, yun lang yung nabalitaan ko. Meron na siyang high frame rate and hanggang high lang yata. I'm not sure kung meron na rin siyang ultra. Check yun na lang. Yun lang nabalitaan ko. Then,
comment section nyo na lang kung ano experience nyo naman sa Mobile Legends sa mga nakagamit na dyan ng Infinix Note 8. So yun nga, at I think nabanggit ko na rin to kanina yung tungkol sa low light situation niya. Mga low light na video, very usable but not great, not even good, usable lang, magagamit lang. So yun lang, sa yun lang yung napansin ko sa camera. Ay, baka hindi ko nabanggit nga pala, meron nga pala siyang dual flash. Hindi halata dyan, pero meron siyang dual flash sa harap ng, for the front camera. Punta tayo sa front. See, flash. Open natin. Pag in-open mo yung flash, meron pala siyang dalawang flash doon. Sa taas, which is, nagulat ako. At sobrang liwanag ng flash na yan. Ha? So, yun, baka hindi ko lang na-share before. Share ko lang sa inyo ngayon. Sa likod naman, syempre, meron siyang apat na flash. Quad flash na. Dual flash sa harap, and quad flash sa likod. So, good siya for close-up ng mga video or pictures. Kasi, lalo sa dilim, good siya. Pero, pagka malalayo, syempre, doon na tayo nagkakaproblema na hindi, syempre, dinaabot ng flash yung ganun kalayo. Yung mga siguro mga 10 di pa na ang layo. Pati pala, hindi na talaga abot yun ng flash. So, yun lang. Baka hindi ko lang nabanggit kanina. Hindi ko nga yata nabanggit. Ngayon, final verdict. So, sa final verdict naman is para sa akin, since pasok na pasok siya sa mga needs ko, like yung big screen, the fast camera, solid na quality ng mga pictures and videos sa maliwanag na lugar, syempre sa well-lit areas, I think sulit ang pera nyo rito. That's my opinion, okay? Pero yun nga, may mga sinabi ako mga negative niya, bad, so dapat ano nyo rin yun, i-consider nyo rin yun. Kung di sa inyo pasok yung ganong quality, yung ganong mga shortcomings, look somewhere else. May mga ganda dyan, like Redmi, Realme, mas magaganda actually. Redmi Note 10, similar price, I think, kaso 4GB RAM, yung similar price niya. Maliit ang screen and, yeah. Anyway, kung pasok naman sa inyo, AMOLED screen yun, that's good. This is an IPS and LCD screen only, so you can't really expect much with this type of screen. Pero para sa akin, it's good enough. Hindi naman ako maselan eh. Basta nagagawa niya ang mga kailangan ko, that's good enough for me. Also, pagdating naman sa movie, since I'm using VLC, merong features si VLC na fit to screen. So, gamit na gamit yung full screen mode niya talaga. Walang nakakat, walang napuputol na ulo or lower or part ng video. Since merong ganong features si VLC. So nakapanood ako ng mga anime and movies ng full screen talaga. Literal na full screen sa 6.95 inch na screen ito. So, is this phone for you? You think? What do you think? Kasi para sa akin, it depends eh. Kung ang taste mo ay malayo-malayo sa taste ko, yun nga yung mga hinahanap ko sa isang smartphone. Of course, this is not for you. If you are a gamer, this is not for you. And speaking of gaming nga pala, baka hindi ko rin naibanggit. When it comes to gaming, this can game. This phone can really game. Kita nyo naman sa sample na pinapakita ko sa inyo. But this is not a gaming phone. Okay? This is not a gaming phone. This phone can just game. Mobile Legends lang, kayang-kaya nito. Kung Call of Duty Mobile, kasi open world ang Call of Duty Mobile and PUBG Mobile, kaya niya lang hanggang medium and or high. Kaya niya lang hanggang medium. Yung pinaka-smooth na and high frame rates. Yon. Real talk yon. Pero this is not a gaming phone. At some point, after 2 to 3 years, baka maglalag na rin to. Pero 2 to 3 years is still masyado malayo na. And I don't feel na at that time, appropriate pa rin ang Helio G80 na chipset. Again, if you are a heavy gamer, not for you. Infinix Note 8, it's not for you. Try to find something else na mas malakas ang chipset, mas mataas ang RAM, actually ample na yung RAM, mas mataas ang chipset lang, and with proper cooling system like Poco X3 Pro. You can try that kasi nasa 13,000, right? So yan. Kung ang price budget mo is around 7,000, 8,000, Infinix Note 8, kung makukuha nyo yung sale niya na 6,450, 6,500 na lang yun. Much better. Congratulations. Pero ako, 8,000, I think pasok na siya sa price and specs niya. Ngayon, kung social media user ka lang, TikTok, Facebook, wow, sobra-sobra sa ito. As in, solid sa itong phone na to. Since social media, ang laki ng screen, ang haba, 6.95 inches, mas marami kang makikita na, mas marami ka nang ma-view, okay? And also, kung balance ka naman ng social media at gamer, perfect din sa ito actually, swak din sa ito, kasi nga, this can game. Pero kung heavy gamer ka, doon na, labas ka na sa target market ni Infinix Note 8. So yun, hanggang doon lang.
I'm not sure kung masyado malinaw, pero gusto ko lang siya kasing gawin na on the spot, hindi scripted and realistic yung pagre-review ko. Para sa akin, gagamitin ko pa to si Infinix Note 8 for what? One year, whole year, until something comes along na much better and I don't know, pag nasira na siya or nabasag, na-accidenting nalaglag, hindi ko alam. Basta, for now, this is my main driver, this is my main phone. So yun, sa mga user ng Infinix Note 8 or balak pa lang bumili ng Infinix Note 8, I hope nakatulong to kahit medyo magulo, medyo messy yung pagkakagawa ng video. To be honest with my review, kaya hindi ko na in-edit pa na masyado marami itong video na to. As is yung setup. See? Look at this. Setup lang talaga sa table. Abilisan. And that's two Infinix Note 8 sa nakikita niyo sa phone. Sa table ko. So yan, hanggang doon lang. This is Kyo Hotman. I'll talk to you again soon.